inihahandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalawa ng Nobyembre taong 2022. Nabayaran ang aking pantubos. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Isayas, ang kabanatay 43 at ang talatay 3. Maaari tayong magalak sa pag-asa. Nasa makalangit na santuaryo ang ating tagapamagitan na nagsusumamo para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga kabutihan, nagkakaroon tayo ng kapatawaran at kapayapaan. Namatay siya upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Mabihisan tayo ng kanyang katwiran at gawin tayong handa para sa pakikisama sa langit kung saan tayo maaaring manahan sa liwanag magpakailanman. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili mula sa kapangyarihan ng manunukso. Subalit nanginginig at tumatakas siya kapag binabanggit ang mga merito ng mahalagang dugo. Kung gayoy hindi mo ba malugod na tatanggapin ang mga pagpapalang ibinibigay ni Jesus? Huwag mong saktan ang puso ng mahabaging tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong kawalan ng pananampalataya kahit sa kaunting sandali. Nagbabantay siya na may matinding interes sa iyong pagsulong sa makalangit na daan. Nakikita niya ang iyong masikap na paggawa. Napapansin niya ang iyong mga kabiguan at iyong paggaling, ang iyong mga pag-asa at mga pangamba, ang iyong mga pakikipagtunggali at iyong mga tagumpay. Nagnanasa ang tagapagligtas na magpakita ng kanyang biyaya at itatak ang kanyang karakter sa buong mundo. Ito'y kanyang nabiling pag-aari at ninanasa niyang gawing malaya, dalisay at banal ang mga tao. Bagaman gumagawa si Satanas upang hadlangan ang kanyang layunin sa pamamagitan ng dugong nabuhos para sa sanlibutan, may mga tagumpay na makakamit na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at sa Kordero. Upang makamit ang tao sa kanyang sarili at matiyak ang kanyang walang hanggang kaligtasan, iniwan ni Kristo ang marangal na bulwagan ng langit at naparito sa lupa, tiniis ang mga paghihirap ng kasalanan at kahihiyan para sa tao at namatay upang palayain siya. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.